ang mga estudyante mula sa Blacklist Academy lang yep. dito sa mga Sonics ng Onyx Arsenal. Titingnan natin no kung paano nga bababawi dito ang Onyx Arsenal. Is this the time para sabihin it's Onyx time for them or Blacklist Academy is sweep tong laban na to? Kasi kanina, kitang-kita talaga doon sa game number one. Sobrang evident noon na ang disiplina ng Academy eh ganang-gana to the point na parang hindi sila nagkakamali masyado. Oo, pero this time, alam na ng Onyx Arsenals ang kanilang gagawin. Look at that, sinasamahan nila etong si Waing para magkaroon siya ng opportunity na mas mapaganda pa yung kanyang jungling, pero si Rindo ang mauuna doon sa Little Wanderer at nakuha nga yan ng jungler ng Blacklist Academy. Now, this game, well, pwede natin sabihin na magiging slow phase ng very, very light dahil parehong utility junglers ang nakikita natin ngayon. Akai on the other side. Eh, syempre, para kay Waing naman, etong Fredrin, expect natin na pagdating ng unang turtle, eh, doon tayo makakita ng maagang balagbagan. Unless, etong si Dudut, eh, makakuha ng magandang iron hook against dito kay Owl. Ayun nga eh, di ba? Parang magiging taga-dictate dito ng momentum is gonna be Dudut or Steve again. Mm-hmm. Di ba? Parang ito yung kailangan nating abangan eh. Sinong unang makakaset up? Yung mga hooks ni Dudut, 50-50 ulit yung chances. And yung setup nitong si Steve, pwede nating makita kapag ito na nga, yung pa-turtle. So yung setup niya kapag nag-level 4 siya, matik, maaga niya itong ibibitaw against Onyx. Pero ito ha, wala pang level 4. Itong si Jimmy, isa yan sa mga dapat nating abangan dahil yan yung dapat nating makita kung makakagamit pa siya ng kanyang split-split at mailalayo niya ang aga ng ultimate doon ni Rindo. Yup, and ngayon, delikado, agad, itong si Waing, makahampas niya ba? Oh! Siya pa yung makakasecure! Okay. Nang mismong turtle para sa unang turtle and objective Onyx Arsenals. 'Di ba? Comfort pick ni Waing. So kitang-kita naman sa kanyang galaw. Ang aga din ah ng heavy spin doon na nakita natin mula sa side ng Blacklist Academy kaya nagkaroon ng pangil yung Onyx. Okay, wala nang ikot to. Pwede na nating talunin agad. At yun nga ang kanilang ginawa, tiwala lang at tibay ng loob. Ang pinakita doon ni Waing at nagbunga naman 'yan ng unang turtle para dito sa laban na 'to. Yup, and mapapansin natin dito na since hawak ng Onyx Arsenals, yung lineup and yung mismong heroes na gusto nila, parang pansin na pansin natin doon sa galaw nila na sobrang linis din. Kumbaga, they are showing Blacklist Academy the taste of their own medicine na sila naman daw yung ahawak, sila naman daw yung magta-try mag-control ngayon nung tempo sa early on pa lang ng laban. Pero ang sagot dito ng Blacklist Academy, okay, kunin nyo yung early turtle, pero still, pwede naming pahirapan yung inyong gold laner. Kaya naman tatlo yung nag-rotate. Pero nandito na yung rest back mula side ng Onyx Arsenals. Merong hatak pero hindi yan tatama. Waing nakaabang nandoon sa bandang brush sa may top side na itong bandang baba. Mukhang makakaalis din naman itong mga upwards natin mula sa Blacklist Academy. Grabe din doon si Steve eh. Mm-hmm. Yung hook kasi netong si Dudut parang rekta lang para kay Owl. Pero si Steve, ready siyang sumalat ng mismong hook na yon para hindi manakaw ng Onyx itong si Owl. Ngayon, nandito na rin naman si Rindo. May pag-heavy spin. Pero sabi nga dito, nitong si Chovy, kaya naming takasan yan. And with that, wala pa rin mamamatay sa sitwasyon ngayon. Chovy, with the darkening chaos, meron lang din naman silang altar. Ito na yung pag-setup nitong si Steve. Pero wala ding tatama doon kasi Onyx, sabi nila, back away lang muna tayo. Nag-atrasan lang lahat. Ilang ultimate yung nagdaan. Pero still, wala pa rin na pick off at nagpapatuloy pa yan dito sa may turtle side. Titingnan natin kung kanino mapupunta yan. Ito na yung turtle dance na inaabangan natin. Dudut, unang dugong dumanak para sa side ng Blacklist Academy. So Blacklist Academy, sila yung lamang ngayon when it comes to numbers. Pero sabi ng Onyx, ilalaban namin itong turtle na to. Si Waing pa rin yung makakasecure noon. And with that, isa pa yung mapipitas nila. So that is again an advantage para sa Onyx Arsenal. Prio pick means early pick para dito sa side ng Onyx Arsenals. Eh, yun yung importansya na makuha nila, no? Etong Fredrin, mas tumatapang sila pagdating sa pagkuha ng objective at mas nagiging komportable sila
sa pag-advance ng kanika nilang mga atake. As we look at our items here, though meron pa lang siyang Molten Essence, iba pa rin talaga yung kunat na dinadala ng isang Fredrin. On the other side for Blacklist naman, nakakasabay sila, especially itong si Dominic. Early game pa lang, nagiging problema na para side ng Onyx, pero nasasabayan pa rin naman due to the innate tankiness din naman na meron itong Onyx. Namely, eto si Dudot with the Franco, yep. Fredrin nga para kay Wai, and then of course, nandyan din si Gem with the Glut. Grabe, no? Makunat sila, pero ang ginagawa ng Blacklist, parang try nating wag lumaban doon sa teamfight talaga. So, Onyx naman, on the other hand, pinipilit na yung mga teamfight tulad nito. May pag-retry na nga doon si Waing. Oh. At naiwan itong si Steve, Blacklist Academy. Alam nila na hindi na nila kayang ilaban yon, pero nandito na rin naman si Rindo as well as si Dom. Mapapansin natin, no? 5 minutes to 6 minutes pa lang off the game, pero lahat sila nag-group up na. Talagang mainit ang dance floor. 700 gold lead para side ng Onyx. Yes, dalawang turtle ang nakukuha nila, pero hindi siya parang hindi natin siya nakikita na nagiging malaking lamang para sa side ng Onyx, dahil na rin sa iba't ibang rotation na pinapakita ng Blacklist Academy. Namely, pag tinignan mo yung taas, halos basag na rin yung Tori doon ni Gem. Ibig sabihin, marami din nakuhang gold plating doon. Etong si Dominic, at on top of his one kill, first blood din naman yung napunta sa kanya. So, time and time again, nakakuha ng magandang trade etong Onyx, pero hindi naman nalalayo pa etong Blacklist Academy. Kumaga parang naghahanap pa nga sila ng mismong tempo kung sino yung co-control ng game. Ngayon, Chovy, even itong si Dudut, kumaga try natin makahanap ng isang setup. Pero si Steve, pati si Rindo, ganun din eh. Kasi parang ready lang mag-follow up yung mga kakampi nila, pero Waing once again. Gonna be the one securing the turtle. So all of the turtles, Onyx Arsenal yung makakasecure nito. Confident eh, no? Kaso yung Iron Hook, tumama nga lang mula sa side ng Onyx Arsenals. At ang natumpa pa nga dun ay si Aeon, pero nabuhay din agad dahil sa kanyang passive. So good pick off para sa side ng Onyx Arsenal. Sino natin kung magko-continue ang kanilang atake? Grabe, ang sakit din ni Dom. Pero alam niya kasi na wala din namang ultimate itong si Dudut. Pero ngayon, nandito na rin si Chovy. Oh, tatlo. Dom mabubuhay pa rin naman with a flicker in, coming in from Chovy. Kahit na marami kang dash, hindi ka makakatakas sa Onyx Arsenal. Hindi talaga makakatakas. And yan yung importansya kung bakit inuubos yung mid lane heroes para kay Chovy. Kanina pa natin pinag-uusapan yan along with Dudut yung combo nila. Eto na ba yung magiging sagot para sa sakit ng Onyx na malulunasan na dito sa labang ito, o makukuha pa rin ba ng Blacklist Academy itong laban? Titingnan natin yan, no? Kasi kung papansinin din natin si Bert eh, nadadagdagan na rin yung angas niya. Oh! Hook once again, pero sabi ni Rindo, gamitan lang natin to ng Heavy Spin. Steve with a flicker, Numinum Blast. Dalawa yung masetupan niya, pero si Bert nagpe-free hit lang onto the backline. Dominic nandito na para tulungan yung kanyang mga kaklase. Oh, pero si Gem, kanya-kanya silang palitan. Dudut, magkoconcil lang. Buhay pa rin siya ngayon. Dominic, maiiwan onto the backline. Samantalang si Owl, wala akong pake dyan sa teamfight. Trabaho lang ako. Push at lang ako ng Tori. Doon sa teamfight na yon, nakita natin na pick off si Chovy, and at the same time, basag yung Tori doon sa taas. Courtesy of Owl. Tahimik na tumatrabaho itong Moskov. And as at the moment, meron na siyang Golden Staff at meron na rin siyang Corrosion Sight. Sa laban na to, tahimik lang si Owl, pero still, nagagawa niya pa rin ang paraan. Yun nga eh, di ba parang wala akong pake sa teamfights. Uh-huh. Focus ako on taking and getting resources. Ganito din yung nangyari sa Onyx Arsenals kanina, di ba? Hindi sila lumalaban sa mga objectives. Alam nila na, okay, sige, kailangan na muna natin ibigay ito sa kalaban natin kasi sila yung lamang. Nabaliktad yung sitwasyon ngayon, yeah, ngayong game number 2. Pero Steve as well as Rindo, nakakakita naman tayo ng mga magagandang setups na possible. Ganun na naman yung mangyari since malapit na nga tong Lord na paglabanan ng dalawang kopunan natin. At titignan natin ngayon kung sino nga ba makakakuha ng magandang posisyon. Hinahatak nila etong Lord. Kaninong side kaya siya mapupunta? Pero habang ginagawa nila yan, etong Onyx nakaabang na naman doon
sa bandang top side. Gumamit pa nga ng conceal. Sino kaya ang kanilang maaagat dito? Biglang nagkulasan ang side ng Blacklist Academy at napunta na nga ito sa side ni Waing. Siya na ba ang makakakuha? Ang magiging delikado, Steve with a setup. Tatamaan lang naman. Walang iba kundi si Jemper, si Dudot. Naiwan doon sa may pataglikod. Na-security trophy. Alam nyo na kung bakit siya yung target nyo. Pero one man down. Dudot is down. Pero sa may iba ba? Kasi may tumatrabaho lang. So wala na naman siyang pake ngayon. Rindo, babagsak din naman. Masasabi natin, Onyx talaga yung lalamang. Pero kasi nag-secure lang ng maraming objectives itong si Owl. Eh yun, natitirang mag-isa onto the mid lane. Aatake pa rin ng Onyx. Pero with that, JM, mapapansin natin. Oo, nakasecure ng objective with the Lord, pero may objective din na ibawi dito ang side ng Blacklist Academy. So kung titignan natin yung trade na nangyari doon sa laban na yon, still, ibibigay pa rin natin yan. Sonic Arsenals, aside dun sa Lord, nakuha nila yung middle turret and nakakuha sila ng mga heroes. Yes, na-push ni Owl yung bottom lane. Pwede nating sabihin na magiging problematic pa para sa Onyx, Onyx Arsenals kung sumama siya. Kaso nga lang, nakuas day pick etong si Dominic, mas pinili na lang ni Owl na bumasag doon para at least meron silang trade kahit papano kesa naman wala talaga silang makuha. So parang sinabi mo, gumawa na lang siya ng paraan para kahit papano hindi ganoon kalaki yung kalamangan na makukuha dito ng Onyx Arsenals. Pero kahit na ganoon kasi, tingnan mo, may pick-off na namang nagawa ang Onyx Arsenals. Plus, kasama na nila yung Lord dito sa may bandang ibaba. So they're wanting to secure even one base turret. Hook, hindi na naman tatama. Pero ang tanong kasi, is this the time for Onyx na maging aggressive? Pero sabi nila, back away muna. It's not our time yet. Mamaya na tayo pumalag. Pero ito na ba yung oras na inaantay natin? Dahil sino nga ba ang mananalo sa bakbakang ito? Ngayon nabanggit natin, nasa the moment, Onyx Arsenals lamang ng 3,000. Kung pag-usapan natin ay gold, ano na kagad yan? BOD na kagad yan. Yun nga, di ba? Ang laki din agad na... Isang item na yan. Oo, masabi natin maliit in compare with the advantage and the lead ng Blacklist ng game number 1. Pero at least, masabi mong ikaw pa rin yung lamang. Diba? Lamang is lamang para dito sa mga laban natin. And kung papansin kasi natin, even though na ganyan nga lang yung gold lead, when it comes to positioning, when it comes to the angas na meron para lumabas ka sa mapa mo, masasabi natin na hindi masyadong makapag-angas dito ang Blacklist Academy kasi alam nila na lamang nga sa items ang Onyx. Pero ngayon si Berta, kumuha siya ng Wind of Nature. Mukhang ready na rin talaga makipagpalagan to. Oo, isang item na lang ang iniintay ng gold laner ng side ng Onyx Arsenals. Preferably, kailangan niya ng defensive item, no? Para dun sa magic. Probably, kung gusto niyang i-targetin etong si Dominic. Or, since more of the damage ng Blacklist naman galing sa physical damage, especially kung si Owl naman ang kanyang tatargetin, pwede siya mag-double down pa at isa pang physical. Pero, as of the moment, kumuha ng Lightning Truncheon na etong si Aeon. So, kailangan respetuhin yan dito ng isang Melissa. Alam naman natin, di rin niyang ganun kakunat na hero. Oo. Glass Cannon etong isang Melissa. So, most likely than not, kukuha to ng defensive item on the magical side dahil si Dominic and Aeon and magiging threat din para sa buhay niya. Oo, ang sakit ni Dom kanina eh. So, ngayon, titingnan natin since Onyx, mabilis ang mapapabagsak at mapupunta yung Lord sa side nila. Blacklist Academy, parang napansin natin na yung pwesto nila dito, wag na natin ilaban. Oo. Try lang nating umamba, pero wag naman natin i-commit kasi alam nila na hindi pa ito yung oras para ipaghiganti talaga yung kanilang mga sarili. At oras na nga ba ito para sa side ng Onyx Arsenals o gaya ng mga nakikita natin on the previous games, kukunin muna nila yung mga inhibitor turret and they're going to wait for another Lord to end this one. Mind you, mayroon pang mga inhibitor turrets ang side ng Blacklist Academy and this is a magnificent flow of creep wave. Mahati yung attention ng Blacklist Academy dito at mukhang maiiwan nila yung bottom side. More likely than not, dalawang inhibitor ang pwede nilang makuha dito but that's an immaculate defense para sa side ng Blacklist Academy. Grabe, no? Focus sa gitna and then transition sa baba yung ginawa ng Blacklist Academy para hindi na nga lumamang ang Onyx. Ngayon, may makakagat ba? Mukhang kakagatin na ka ni Dudot pero makancel lang din ba yun? Numinum Blast! Grabe yung Numinum Blast doon! Tatlo yung maset up pa nito. Ano ba yung pagbawi ng mismong Academy pero makunat, masakit ang mga members ng Onyx Arsenals. Ngayon, si Steve matitira dito. Kahit na makunat ka, kaya ka naming damage yan. Dom, ipag-iiganti yung kanyang mga tropa, yung kanyang mga classmates. Si Chovy yung Chovy target niya. At mukhang kaya naman niyang patayin. Pero meron lang din naman ulit.
mababawi pa dito. Walang iba kundi si Aeon. Mamamatay. Oh, no. Medyo matagal na yung invite. To the point na nakaulit na ng ultimate itong si Waing. Si Steve na lang yung matitira. Is this gonna be it? Tower. Magta-lock tower na nga dito ang side ng Onyx Arsenals. Mukhang hindi na kaya pa ni Steve defensahan to. May minion wave doon. May padang ibaba si Jam Delicado. Mukhang papabor pa rin yung minion sa side ng Blacklist Academy. And that is the save by Steve doon sa laban na yon, but still Onyx Arsenal surviving that team fight. Ang hobo. Pumasok na with a good Numinon Blast, pero doon sa may bandang ilalim, tumalon si Juby at nakuha niya yung back end naman ng side ng Blacklist Academy. So, nagsagutan ng magagandang place at ang naging resulta noon, diba, halos nagkaubusan sila ng dito hero at yung inhibitor turret ng Blacklist Academy. Muntik pa mabasag. Yun nga eh. Muntikan pang matapos yung mismong laban. Uh-huh. Buti na lang para dito kay Steve, umangat talaga yung minions. Ah, so merong dalawa yung na nag-aabang dun sa may bandang ibaba. Ah, fake, hindi na makakapasok pa dun sa base nila. So, Blacklist Academy, magandang depensa pa rin naman yung pinakita nila. Onyx Arsenals, naramdaman na rin nila na kapag medyo nagkamali sila ng initiation, yes, possible mabaliktad agad to ng Blacklist Academy. Nakuha ng maaga si Bert doon sa laban na yon. But still, Chovy with a good presence of mind and nasave niya yung mga teammates niya. Pero hindi laging ganun ang pwedeng maging siste. Kailangan ng magandang position galing dito kay Bert para at least makuha nila yung favorable teamfight para sa kanila, or else mahihirapan silang tapusin itong laban na ito. Doon sa baba, ang ikot dito ng side ng Onyx Arsenal kasi medyo may kalayuan, pero may option sila. Ipupush ba natin itong creep wave or igogo natin ito sa teamfight? Nagpakita doon ito si Chovy. Titingnan natin kung anong magiging sagot. Napauwi niya si Dominic. Ayun nga, kailangan dumipensa ng isa dito for Blacklist Academy. Nagma-mind games na ang Onyx. Ngayon may pag-conceal play. Dudut with a flicker. Rindo, hindi naman tatamaan si Rindo. Kalahati yung buhay ng Lord ngayon. Sinong makakasecure nito? It's gonna be Onyx Arsenal once again. Pero may counterplay. Jem Delicado na rin naman yung buhay niya. Hindi na siya makakalayo pa. At ngayon, that is a 1-4 a Lord Blacklist Academy. Tinry nila pero alam nila hindi natin kaya. May kumagat doon sa G-base ng side ng Onyx. Nagpakikita doon si Chovy at dahil doon na pauwi nila si Dominic. So para sa side ng Onyx Arsenal, it's go time dahil wala yung joy at mas madali nilang makukuha itong Lord. At dahil doon, yun na nga yung naging resulta. Good lower thing din para sa kanilang side si Jem. No, talagang binigay niya na yung buhay niya. Oy, ako pansinin niyo, wag tong Lord. Amin na to eh. Yun nga eh. And alam din ng Blacklist Academy na hindi natin pwedeng hayaan makatakas pa si Jem. Pero ngayon, pabuhay na rin naman si Jem. Gusto ko yung ginawa ng Onyx Arsenals dito. Hindi sila nag-push with any lanes para nga din naman talaga maantay nila si Jem para kumpleto Ricados, parang sa pagluluto lang. So niluluto na ng Onyx Arsenals yung mismong main dish nila na ipanalo tong laban na to. May pag-conceal play coming in from Dudut. Nag-chess lang sila ng brush area. Rindo with a heavy spin para lang hindi na makapasok pa ang Blacklist Academy. Nice defense coming in from Blacklist Academy. At yun na nga ang kanilang ginawa dito. Sinamahan nila yung Lord pero hindi nila ganun naman nagamit itong Lord na to on their advantage. Talking about Onyx Arsenals, and humahaba yung laban, no? Napupunta na tayo dun sa mahabang death timers, and kapag kaganoon na yung system, magkaka-items na lahat, magkakatalo na lang sa kung sino yung mas may mahabang pasensya. Una, pangalawa, sino yung mas may flow pagdating sa team fight, and merong Faramis itong side ng Blacklist Academy, pero meron namang early pick off side itong Onyx with the Franco. So Aeon and Dudut, dapat nating tignan yung kanilang mga yung setup galing kay Steve at kay Dudut, and of course yung save galing kay Aeon. Pero on the side, Chovy, yung shred and yung peel galing sa isang Lunox, yan ang dapat nating abangan. Ayun, no, luck item na siya dito. Wala pa siyang defensive items. Ang defensive niya lang dito, it's the Winter Truncheon. Diba? Ayun lang, bahala na tayo. Bahala kasi si alam Batman naman niya na kaya niyang magpumitas o pumil off nga ng isa. So, labanan na rin to ng mind games na nakita natin. Lumalaban na doon or nag-step up doon ng Onyx Arsenals. They're baiting Blacklist Academy na
mag-react kayo dito. Nandito kami sa may bandang ibaba. And mukhang ganun ulit yung gagawin nila. Pero this time, mukhang ang target nila dito, kung sino yung mag-react, kakagatin ni Dudut and then ipapunish ni Chovy. At yun ang kanilang magiging game plan sa laban na to. Kakagat ba etong si Dominic? Unti, nalagang pinakikiramdaman niya lang. Okay, kaya na pupunta dyan. Merong malamang meron nakatago. Alam kong marami dyan. Alam kong marami dyan. So, hindi ako lalabas. Hintayin ko sila dito sa base namin para mas epas ako. At kung ganun man yung mangyayari, eh, ang sagot naman ng Onyx, okay, sige, alam naming nandyan ka, kukulangin kayo at kukunin na yan ni Wain. Pero, nakabang ito si Rindo. Iikutan niya ba itong Lord o ibibigay nila ito ng marahan at banayad? Nandito ah, na si Dudut kinagat! Naku, nabigyan lang din naman ang isatas by minions pa ngayon ng Onyx Arsenals. Pero sabi nila, oh! Back away tayo ngayon. Kunin natin yung Lord. Hayaan natin dumipensa dito. Blacklist Academy, Chovy. Delikado na rin yung buhay niya. May Winter Transition play. Pero mamamatay lang din naman siya. Yung samantalang Lord dun sa may bandang itaas yung Lord si Rindo dito. Kaya? Delikado. Nilalayo na siya ni Jem. Binalik pa sa kanyang mga kampe para ito yung inyong patayin. May Winter Transition din naman itong si Rindo. Mabubuhay pa ba siya? Pero mukhang hindi na. Dudut? Tatlo na lang ang miyembro ng Blacklist Academy. Ang tanong ngayon, Onyx Arsenals, kaya ba silang patayin? Steve with the setup. Yung Lord na secure na ni Waing. Pero ngayon, si Wain, magiging target nila. It's gonna be no other than Steve. Aeon and Owl, kailangan na yata muna nilang umuwi kasi meron silang Lord na dedepensahan. Si Steve, buhay pa rin. Pero hindi na kasta hook pa rin! Dudut, with the hook! Grabe nga naman. Buhay ngayon si Aeon, buhay ngayon si Dom. Pero grabe namang hook yun. The hook coming from Dudut out of nowhere na huli. Doon yung Apuch, that's Owl, na wala for the next 37 seconds. Eto na ba yung siege na iniintay natin para sa Onyx Arsenals? Kanina pa nila gustong kunin ito. Eto na ba ang katapusan? Kaya na ba itong tapusin? Kasi yung depensa naman ng Blacklist Academy, tingnan mo, hindi nila pinapalapit yung minions doon sa mismong base. Tatlong miyembro na yung buhay sa Blacklist Academy. Onyx, kaya ba nilang depensahan to? May paghatak. Si Aeon yung nakita nila. May heavy spin pa coming in from Rindo. Pero the damage is super enough para lang umusin yung mga miyembro at mukhang mag-force.